is problem number 7 and mamaya problem number 8. So ito yung ito, magpartner siya sa dy and ito kay dx, no? So ito, bago natin ito simplify, so this is integral ng 1 to 0, then 3 to the negative 3. So mag-careful tayo ngayon. So bago natin ito simplify, try natin, may makakancel, wala. Wala. So yeah, this is x all over x squared. Kung makikita kasi natin, dy yung nauna. So yun na, ilalagay lang natin sa baba yung y squared niya. Para ma-integrate natin ng maayos. Para hindi tayo malito. Kagaya nung kanina. Ito kasi, nauna yung dy. Kaya binaba ko yung y squared. Kasi ito yung integrate natin. Ibig sabihin, ito magiging constant. So this is integral na 1 to 0. And this is what? Magiging ano ito siya? Magiging y to the cube, no? So this is y to the cube. So this is x to the x plus squared plus 1. Ito, ipag-integrate mo yung y squared, this is multiply by y to the cube all over 3. Then may upper limit na 3 at negative 3. Then dx. Yan. Maging ganyan po yan siya. So this is integral ng 1 to the 0. Ilagay lang natin yung 3 at 1 dito. Kasi ito may coefficient na 1. Common sense na yun. 1 third. So ilagay natin dito. Para madali natin ma-substitute. So this is x. So pangit. Yeah. So this is 1 third ng x to the x squared plus 1. So this is y cube na lang, no? Y cube. So pwede na natin siya isa-substitute. So this is integral ng 1, 0, then 1 all over 3 ng x all over x squared plus 1. So ito, y, papalitan natin ng 3. So this is 3 cube. Then minus natin sa negative 3 na may cube din. Yan. Dx. So, para madali natin masimplify po. So, ang gawin natin dito, this is what? This is integral ng 1 and 0. Then, 1 third. Then, 1 third ng x to the x squared plus 1. 3 to the power of 3, this is 27, no? Ito, 3 to the negative 3, this is negative 27. So, I think negative 27 yan, no? So, this is negative 27. Times negative magiging positive 27. So 27 magiging positive 27 siya. I think agree kayo dyan. Kasi tingnan nyo, 3 squared 27, ito 3, negative 3 to the power of cube, kasi hindi siya divisible by 2. So negative 3 to the power of cube, this is negative 27. Negative 27 times negative, this is positive 27. So positive 27 yan dx. So malamang 27 plus 27 is 54. 54 times 1, this is 54. So, wala na ito. Mawala na. So, dito na lang tayo. So, this is dx. Yan. So, this is 54 all over 3. So, pag in-integrate natin yan, this is what? Pag in-integrate natin, pero bago natin ma-integrate yan, kailangan natin gagamit ng substitution method. So, which is yung u is x squared plus 1. Kasi meron pala tayong numerator na x. Para kailangan natin tanggalin ito. So, du, this is 2x and dx. O simply, du all over 2x and dx. Then, balikan mo yung problem. This is integral ng 1 and 0. This is 54. Ilabas natin yung 54 para hindi sa kabal. This is 3. So, this is x. Then, this is du all over 2x all over u. No? So, tanggal po ito at ito. So, ano yung natira? 1 half. Tapos, yung 1 half na yun, imumultiply mo sa 1 half. Magiging 54 siya all over 3. Na magmumultiply sa 1 half ng integral ng 1 and 0, then du all over u. Diba? Maging ganyan pa siya. So, wala nang problema. So, 2 times 3, this is 6. So, this is 54 all over 6. Then, integral ng du all over u, this is ln of u plus c. Eh, hindi pala mag-plus c yan. Kasi may definite integral tayo. So, yan. So, this is, ano, tawag dito. So, isa-substitute na lang natin. So, this is 54 all over 6. Then, ln ng what? Ano ba yung natin? Yung u natin dito. Ln ng x squared. 54 pala divide 6. Pwede ba? Perfect ba? 54 divide 6. 9. So, 9 na lang dito. This is 9. Then, x squared. Ano ba palitan natin? X squared plus 1. Na mag 1 to 0. So, this is 9 ng ln ng lahat ng x papalitan mo ng 1. So, this is 1 plus 1. So, dito, negative sign ng 9 to the ln of 0 squared plus 1. So, yan. So, this is
ito nagiging 9. Ln ng ano, 1 squared is 1, 1 plus 1 is 2. Ito kasi 0. Di ba? So wala na 'yan. 0 yung upper limit kasi 0 na ito. So this is 'yan, you know. Okay na. So this is the final answer. This is yung 9 ln of 2. Yan ang magiging sagot natin. This is 9 of ln of 2. So proceed po tayo sa problem number natin. Problem number 8. So may problem number 8 pa tayo. So this is 8. So integral ng ano? Hanapin ko daw. Hanapin ko daw. This is 2, 0, 3, and 1. 1 pala dito. 1. Then this is x and y is called. So madali lang to kaya ano, konti lang. Ito, kinigmabuti ito na kay dy, ito na kay dx. Pag in-integrate mo ito, siyempre ito yung mauna. Ibig sabihin, magiging constant yung x. Alam nyo kung bakit? Kasi y ito. So mag-respect ka kay dy. So this is integral ng 2, ng 0. So this is xy cube all over 3 ng 3 and 1 dx. I think agree kayo dyan, ha? So yan, kasi siyempre magiging constant yung x kasi integral mo mag-respect sa dy. Hindi siya pwede, dito tayo sa y. So yung y is called i-power rule mo lang. So isa-substitute na natin ng 3 sa lahat ng y. So this is integral ng 2 and 0 then x, lahat ng y papalitan mo ng 3. So this is 3 all over 3, then ima-minus mo naman siya sa anong tawag dito, i-minus naman natin siya sa 1. 1 cube yan. So this is 1 cube. So ito, okay lang naman. Ilabas lang natin yung yan. Wala na, pareho lang naman yung x, no? So this is dx. So this is 2 and 0. Then this is what? Yung x over 3, ilabas natin yung x over 3 para mas maganda. So this is 3. 3. And this is factor yung 3. So this is 1 and 3. Yan. So para mas maganda tingnan. O mas madali. Para mas maikli na lang yung solusyon. So this is 3 to the power of 3. This is 26. Tama. So 1 to the power of 3. This is, ano ito siya? 27 pala. Sorry. 3 to the power of 7. This is 27. So this is 27. 1 to the power of cube. This is negative 1. Yan. Bx. So 27 minus 27 minus 1, this is 26, 0. So, this is x all over 3 ng 26 ng dx. Yan. So, integrate natin. So, ilabas natin yung 26 all over 3. So, this is 26 all over 3. So, integral lang natin yung x. So, this is dx. So, this is 26 all over 3. This is x squared. So, this is 1 and 0. X squared over 2. Then, my upper limit na 1, then 0. Yan. So, ang gawin natin dito, so substitute lang natin yung 1 sa 0. No? So, substitute natin. So, pero ito matatanggal na. So, 26 divide 2. So, this is 3. Tama ba? 13. 26 divide 2, this is 13. So, this is 13. Ito na lang, no? 13 all over 3. So, ang gawin natin, lahat ng x na to, papalitan natin ng 1. So, this is 1 and 2. And this is 0 and 2. Yan. So, this is 13 all over 2. 3. 0 to the power of 2, 0. 1 to the power of 1, this is 1. So, 1 times 13, this is 13 all over 3. So, this is, oy, di pala. 2 ba yan? Check ko. 2. 2 yan. Baka naman. 2, 2. Sabi na eh, 2 yan. So, 2. So, this is 2. And this is 2. Eh, sorry. 2 is equal, this is 4. Yan. Okay na. So, this is, hindi siya 13. 4. 4 times 13, this is 52. So, this is 52 all over 3. So, this is the final answer. Yan. Yan yung magiging final answer natin sa problem number 8. So, check down natin. 4 times, yan, tama. 4 times, tama, 52. 52 over 3. Ganito rin yung sagot sa box. So, yan, 52 over 3. So, proceed na po tayo sa problem number 9 and problem number 10. So, I hope na may natutunan kayo dito. Kung may mga katanong kayo, just in case na clarification, huwag mahiyang mag-comment sa comment section. And thank you po and God bless. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Then, I hope na marami pa tayong
problem na masasagutan kasi balak ko pong ubusin lahat ng major sa CE. Thank you po and God bless.